Hello, good afternoon po. Panibagong loto na naman po ang aking gagawin o panibagong vlog. Sa ngayong araw po na ito ay magluluto po ako ng pork ribs ng Tomas. At ito po ang aking mga sangkap or ingredients. Unang-una, ang pork ribs, kamatis, kamote o sweet potato, mayroon din tayong sibuyas, bawang, paminta, pineapple juice, banana ketchup, patis, at siyempre, maglalagay din tayo sa pag-ibisa. Umpisahan na po natin ang ating pag-marinate. Lalagay na tayo ng lalagay pa tayo nito. Tansya-tansya lang. Ito po ay lulutuin ko sa aking version ni Lala Mama. Tansya-tansya lang po. Nasa sa inyo yan kung anong gusto yung kalat. Soy sauce. Patis. Tansya-tansya lang po. Ngayon, maglalagay din ako ng paminta. Kung gusto nyo maraming paminta, na nasa sarapan kayo ng paminta, na maraming paminta, magdagdag po kayo. At ang para lalo pang sumarap ang ating pork ribs ng Tomas, ang pinakamagpapasarap ay ang pineapple juice. Para lalo pang sumarap ang ating pork ribs ng Tomas. Maglalagay tayo ng isang can na maliit. Malinis na po ang aking kamay, kaya pili ko ng kamay, hindi nagagamit ng glove kasi hindi naman namin ibibinta yan. Pwede na siguro ang aking kamay na malinis para mix-mix natin. Nagay pa ako ng kunting asin. Kunting asin. Lagyan na natin lahat ito. Tansya-tansya lang. Marinate lang natin. Mas maganda pag i-marinate ito ng isang oras o kaya pwede magdamagan para lalong manunukot yung pineapple juice na pinambabad natin sa kanya. Magluluto tayo ng pork. Magluluto ako ng pork ng Tomas sa ating version ni Lala Mama. Habang binababad natin ang ating pork ribs, umpisan na po natin i-prito ang ating kamote para maglalo pang lumanda ang kanyang texture. So, lalagay tayo ng kunting mantika para sa ating pag-prito sa ating
sweet potato. Para lalo pang gumanda ang texture ng ating kamote. Habang binababad natin ang ating pork ribs, atin po munang ipiprito ang ating sweet potato or kamote. Where ba? Mahangin ba? Mahangin sa labas. Okay na po. Try lang natin konti ang ating kamote para lang magkaroon siya ng texture. Magandang texture. Ayan. Ayan po. Sisintasize muna natin. At upang lalo pa gumanda ang texture ng ating pork ribs, atin po muna ipiprito. Na, Janet. Nalaglag ang aking kamera. Tantararan. Natumba ang aking pasensya na po, nalaglag, natumba. Natumba ang aking cellphone. Pasensya. Iprito lang natin konti ang ano, pork ribs para lalo pang gumanda ang kanyang itsura o kaya texture. Ayan, may space pa. Sa gilid-gilid. Lagyan na lang natin lahat dyan. Pwede pa naman. Sa gilid-gilid. Ay, may natira pang gamutin. Ang galing ko na lang. Pasensya na po.
Lagay na natin lahat doon sa gilid. Ito lalagay natin mamaya. So ayan na po, baliktarin na po natin. Matrito lang konti para magkaroon ng texture. Ganyan po ang hanap nating kulay. Kaso pinagay ko na lahat para matrito na. Atin na pong baliktarin. Ganyan o. Balik na rin natin. Titignan natin kung naprito na sa kabila. Nag-brown na kunti. Balik na rin na natin. Sa kabila naman. Ayan po. Sa kabila naman po. Ayan. Medyo nag-brown na din pati yung ano. Huwag mag-alala. Baliktarin na natin. Dito pa, sa kabila. Tapos siya dito. Para mabaliktad natin na maigi. Nang maluto, maprito. Dapat sana yung palayot kanina ang pinag-anuhan ko, pero yan lang kasi dyan na din ako magigisa eh. Pero okay lang yan. Kaya yan. Kukunin na po natin, di ba? Ayan. Naprito na lahat ang ating pork ribs. Atin na pong itanggalin at isusunod na natin yung bawang para tayo ay magigisa na. Magigisa na po tayo, bawang. Okay lang yung may ganyan-ganyan na dungis-dungis. Kasi yung ano yan, nilagay kong soy sauce, sibuyas, at ilagay na po natin ang kamatis. Pag lumambot na ang kamatis, atin na pong ibalik ulit ang pork ribs. Prinito lang natin para magkaroon lang siya ng texture. Para lalo pang gumanda ang kanyang kulay para ganahan ang kakain o pag-uulam. Ayan.
Ayan, malambot na ang kamatis. Ibalik na natin ngayon ang pork ribs. Dito ang lasa, kaya ilagay po natin ang kanyang naiwang lasa. Lagyan na po natin ng banana ketchup sa dalawa, tatlo. Ilagyan ko ng tatlo kasi marami yan. Ibalik na po natin ang ating pinagbabaran kanina para po lumambot. Pero mamaya magdadagdag pa tayo ng kunting tubig para tuluyan ng lumambot ang ating pork sinantumas. Mix well para maihalo natin yung ketchup na maigi. Mahina lang ang apoy. Dadagdagan natin mamaya ng tubig. Takpan muna natin. So, ayan po. Pwede na natin dagdagan ng tubig para tuluyan na natin palambutin ang ating pork ribs sinantumas. Pasensya na po, may ginagawa din sa kabila. Maingay. Ano natin pansinin yun? Nagdagan na po natin ng tubig para tuluyan siyang lumambot. Tapos, atin na pong takpan. Pabalikan po natin pagkatapos ng 45 minutes o isang oras. Lalagay na tayo ng kamuti. Wow! Ang aling! Lagay na natin ang kamuti. I-post mo muna bago mo luktan. Bawal tayo tubig. Sumisigaw siya agad. Bawal tanggalin yung nakaharang. Lalagay din ako ng kunting asukal. Thank you.
ang aming pork rib sinan Tomas. Ayan po, tapos na po. Maraming salamat sa inyong panonood. Mama. Ano 'yon? Pork rib, sinan Tomas, kain na po. May ipro pala yung bata. Tapos ano? Tapos, si Doy-Doy. Hindi. Sarap. Na. Lambot ng ano ba? Ay, nangangap. Ang sarap. Pork. Ang lambot ang ang kwan. Ang